Ito ang review ng Roland Juno DS, ay Roland Juno, ng Roland Juno GI. After 40, after 7 years. Di na ako masyadong sasabi pa tungkol dun sa mga specs. Kung wait lang ang pag-uusapan. Parang mas magaang yung DS. Ito yung mga klase na keyboard na pwede mo ihagis. Pwede mo rin saluhin. Ang tindi ng joke ko, di ba? Talagang magaang siya. Sobrang. Oh, di ba? Sobrang gaang niya. Hindi ko lang alam kung ano mangyayari dito kung hindi mo nasalo. So, nabili ko to 2013. Unang nirelease to, alam ko manufacture date nito sa America, 2010. 2012 kami dumating ng Hong Kong. Ang dala kong keyboard, Juno DI. Ay, hindi, Juno D. Tapos may Big Brother yun yung Juno G. Tapos meron pang Super Big Brother yun na Juno Stage. Marami nag-request na ulitin nila yung line ng Juno D. So, gumawa sila ng Juno DI. Na ibig sabihin, nung ay... Teka lang, titignan ko muna sa Google. So, hindi ko mahanap eh. Ano ibig sabihin? Kayo na lang mag-GMT. Sabihin, Google mo. Ang una nagkaroon yata dito, yung keyboardista ni Arnel Pineda. So, nung narinig ko nagkaroon siya, tumawag ako agad. Sabi ko, sir, kamusta yung Juno GI? Kasi syempre, mahirap mag-base dun sa mga review lang sa internet eh. Kailangan kung bibili ka ng gamit, at least maghanap ka ng taong nakabili na. Nung meron na. So, ang kwento naman sa akin, okay lang. Okay naman daw. So, agad-agad nang pabili ako. Ang bili ko pa neto na, nasa 8,000 Hong Kong dollars. Yung 9 times 6.6 niya na lang. Meron siyang recording, digital recording recorder. So yun talaga yung hinahanap ko noon. Kasi yung time na yun, may mga tugtog kami na kailangan ko talaga ng mga sample sounds. Ganun ko nga kailangan tong keyboard na ito nung binili ko. So sabi ko nga sa inyo sa loob ng 7 years ko ano yung mga naging sira. Siyempre bukod sa mga gasgas, gasgas na rin teklado. Kasi nagki-keyboard ako may sing-sing. Nawala na ako ng isang knob, isang takip ng potentiometer. At saka yung aking LCD, may guhit. And then, bukod din dun sa, syempre, yung mga hindi na masyadong responsive na mga buttons. Natural lang naman sa keyboard yung pagka matanda na eh. Yung mga buttons niya, misal kailangan mo na idiin yung pindot. Yung sinyalis na yun na kailangan mo na magpalit. Kung may budget ka. Pero kung wala, maraming paraan eh. Pwede mo lagyan ng contact cleaner kasi minsan dun lang talaga yun. Una ko naging problema dito. Yung mga 4 years, nasira yung bender. Pero imagine, 4 years yun. Ganun siya katibay. So ngayon, functioning pa rin to. Actually, sa may mga video ko na nagamit ko, ito yung ginagamit ko eh. Kasi gustong-gusto ko yung synth sound din to. Yung mga ad-lib sounds to na maganda eh. Yun, durable siya. Maganda yung plastic niya. Makunat kasi na plastic. Kahit pricing mo yan, hindi mo mabasag eh. Ang Juno GI, meron lang 6-part multi-timbral. Sa real time ha. Kapag halimbawa nag-edit ka lang dito, wala kang gamit ng computer. Sabi dito 128 voice polyphony. Halimbawa meron kang piano, pumindot ka doon ng 10 nota. Antay sa makatotohanan, mga 8. Sa 8 nota na yon, ma-minus mo yun doon sa 128. So 120 na lang. Ngayon pag nagpatong ka pa ulit ng isang tunog, piano strings, yung 8 nota mo na yon, magiging 16 yon. 16 na yung pinipindot mo doon sa keyboard. So, 16 notes minus 128. So, ganun yun. Ganun yung sistema. Ima-minus mo lang ng ima-minus hanggang sa maubos yung 128 polyphony. Ngayon, kapag 16 part yan, halimbawa 16 na tunog na patong-patong na, at pumindot ka ng 8, kukunti na lang yun. Diba? Kukunti na lang, mauubos yung polyphony mo. Ganun yun. Okay? Sakto lang para sa akin yung 6 part. Pag may isang kanta, wala namang 16 na tunog ang kailangan mo dyan eh. Di, syempre, kumbaga pag isang kanta, meron na yung may bahista ka, meron kang gitarista. So minus 2 na agad yun. So, meron kang drummer. Ngayon, kung solo ka lang, kailangan mo talaga ng 16 part. Kapag masyado ka ng maraming pinatong na tunog, nagbabago yung tunog, yung brilliance na mawala eh.
Yun yung napapansin ko, in my experience, as a keyboardist. Ewan ko, comment down below kung ano ba talaga. Ayun yung mga ayaw ko na lang dito sa keyboard na to. Hindi ko gusto yung piano niya. Hindi ko alam eh, may mga ganun talagang gamit eh. Yung pag nagamit mo, parang naninipis ang ganun sa tunog. So, pero ginamit ko pa rin siya ng ilang taon bago ako bumili ng Juno DS. Nagamit ko pa rin siya ng mga parang mga 4-5 years. Although yung mga synth, okay. Yung mga guitar sounds, world sounds niya, okay din. Strings, okay din. Yung brasses niya, hindi ako masyadong satisfied eh. Brass section. Kung bibili ka ng Juno G, ay sa ngayon, at year 2020. Pwede na. Magagamit mo siya bilang second keyboard, ipapatong mo siya doon sa piano. Para sa akin, ako, ngayon, pero kung talagang nakahanap ka ng mababang presyo na ganito, good deal, second hand, kunin mo na. Isa pa sa down nito, ipagbinuksan mo yung keyboard, yung naka-preset ka, naglilipat ka ng tunog, napuputol yung tunog niya. Tapos hindi siya nasisave. Halimbawa, live tumutugtog ka, nilagay mo na lahat ng gusto mong tunog. Tapos pumunta ka doon sa favorite niya, tapos bumalik ka doon sa preset, bumalik ka doon sa hindi naka-save na bank. Papalik siya ulit doon sa preset. Ang Juno GI, isa ito sa mga debattery na keyboard. Kaya lang, pag yung keyboard mo debattery, dapat yung amplifier mo debattery din. Kasi kung lalabas ka at yung amplifier mo desaksak, wala din. So again, gusto ko sana itong makarating sa Roland eh. Yung microphone, sana lagyan nyo ng ibang out. Para pwede namin i-separate yung out. Halimbawa, pwede namin ilagay sa house yung mic. Kasi kapag ka yung out niya nandito, dun, sumasabay lang din siya dun sa ampli. Doon na tayo sa verdict. Okay naman to. Juno GI. Siguro kung rarank ko to ng mga 1 to 3,000. Siguro mga ano to. 2,584. Ayun, bahala na kayo. Ang video na to ay request ni John Philip Kina. So yun lang po mga kabanda. No? Thank you so much for... Magaang siya. Wait lang. So stay safe lang po sa inyong lahat. At kita-kits sa gig. Pag pwede na. Tandaan mo to ha. Miss mo ka.